My entrata is so quiet right now, and we have nothing from her. No update from my mai. Hindi ko po alam kung anong ginagawa ni my entrata as of this very moment. Hindi natin alam kung busy ba siya sa trabaho, busy pa sa pag-aaral. But then yes, in the morning ay nakita natin ang post ni Freebie ng Facebook. At ipinost nila, kapartner pa rin pala ng Freebie, itong si Maymay Entrata. At yes, Freebie app page. Ito po. Sa kanilang cover page ay nandiyan pa rin si Maymay Entrata. And ipinost nila, oh, 2 days ago, ibang klaseng sakripisyo ang ginagawa ng OFW moms natin. Kaya ngayong araw nila, i-celebrate natin sila. Di man sila makasama, sapat na ang minutes na kausap mo siya. Ipadama ang iyong pagmamahal sa bawat tawag with Freebie. Hi. Ayan, kaya 11 hours ago ay ipinag-post nila itong photo ni Maymay na may kasamang logo ng Freebie. At nakasulat sa kanilang post ay ang ganito. Isang libreng download lang ng Freebie, pero ang layo naman ng mararating ng isang download na yon. Ilang libong tawag at text sa murang rates. Ilang libong milya ang naabot mula kahit anong parte ng mundo hanggang kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Ayan. Kung gusto nyong mag-download ng Freebie, naku, punta kayo sa Freebie Facebook page at i-click nyo po ang link na ibinibigay ng Freebie para makapag-download po kayo ng Freebie application. Hashtag Discarding Pinoy, hashtag Discarding Freebie, and hashtag Mag-Freebie ka na. Ayan. Download Freebie now. Ayan, yan ang sabi ng Freebie page sa Facebook. Ano ba ang sabi sa comment? Yes, ang may sasabi ko lang, basta naka-freebie ka, ang mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, always one tawag apart. At yan ay one tawag na hindi napapati dahil saan man nakatira ang tatawagan mo sa atin, may wifi man sila o wala, naka-smartphone o hindi, at kahit landline pa, aabot ang tawag mo ng malinaw na malinaw. Sa Freebie, lagi kang connected para damang-dama ang bonding. Kaya download and register na. Yan po ang panawagan ng Freebie. Kaya para kung gusto ninyong mas kalaro pa sa alas 8 ang tawag ninyo at malinaw na malinaw ang boses ng mga kapamilya ninyo, mag-download na ng Freebie. Yan po. And thank you, Freebie, at patuloy nyo pa rin kasama sa journey ninyo si Marydale Maymay Entrata. Alexander Lexter Jules, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusubaybay sa aking channel mula noon hanggang ngayon. Kahit ko konti lang po tayo dito sa aking bahay, patuloy pa rin po kayong sumusubaybay at nanonood sa aking mga video uploads. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, these days, kukunti pa lang po ang ating mga uploads dahilan sa wala rin naman masyadong update itong si Marydale Maymay Entrata.
And napaka-quiet ni Edward Barber. Kung saan man naroroon ngayon si Edward Barber, ang sabi ng mga Mayweather flyers and supporters, ayaw nilang tanggapin at ayaw nilang maniwala na ang kasakasama ni Maymay ngayon ay si Aaron Haskell. Ang sabi pa nga nila, it is Edward Barber. Kasi si Edward Barber lang naman po ang mahilig magbigay ng white roses ka Maymay. Pero, ayun. Wala tayong magagawa kung talagang may bago na si Maymay. Pero kung wala pang pag-ibig si Maymay sa ibang kung wala pang pag-ibig na nakikita at nahanap si Maymay, pwede pa rin naman nating isipin na magiging sila in the end. Pero yun na nga lang, dahilan sa may mga photos na ipinakita si Maymay, kaya tanggapin natin kung ano man. Pero tama din naman talaga yung sinasabi ng mga Mayweather flyers na please, lagyan nyo ng label yan. Kasi mahirap po na assuming tayo palagi. Kaya sabi nila, lagyan ng label para masigurado at wala ng bashing na mangyayari. Ang sabi ni Irene Arboleda, bakit parang batang version look-alike ikaw, Edward, ng boyfriend ni Maymay? Kumot siguro mistizo ka rin at matangos ang ilong. Just saying po. Ayan. And kung makita nyo sa Twitter, mga kapatid, marami po ang naglulook back, nagtutrowback ng mga photos and events ni Maymay and ni Edward, kasi nga namimiss na nila si Maymay and Edward po. Kaya syempre, Maymay and Edward, saan man kayo naroon ngayon, kasi si Edward wala po siyang update, hindi ko rin siya makita sa mga upload ng mga kaibigan niya, ewan ko kung nasaan, magkasama kaya si Maymay at saka si Edward. Nako, mahirap po mag-assume. Pero kung minsan parang gusto nating isipin, since matagal na natin sinusundan itong si Maymay and Edward, parang gusto nating isipin na gusto nating paglapitin ang mga landas nila, which is very wrong. Pero sometimes kasi pag ganitong walang upload si Maymay at walang upload si Edward, parang gusto kong isipin na magkasama kaya si Maymay at saka si Edward, which is malayong mangyari, kasi syempre kakaboto lang ni Edward sa Kamuning Elementary School ba yon, and si Maymay ay nasa abroad pa rin naman. Kaya whatsoever, huwag na nating isipin muna yon. Ang isipin natin ay nag-aaral si Maymay at busy si Edward sa kanyang favorite church. Yan. Ito na ang sinasabi ko nga, sabi ni Joe, ni Janine Vlog, si Dodong lang naman nagbibigay ng white flower kay Maymay. Noon pa man, Mayweather for real. Kaya ayan, hindi niya matanggap na meron kasintahan itong si Meridel Maymay Entrata. Kasi nga naman, mga kaibigan, mga ka-Mayweather, it's just a rumored boyfriend of this moment, kasi wala pa rin namang confirmation. Ang sabi kasi, yung kiss na ganoon na merong mga mask si Maymay at saka si yung lalaki, parang ayaw pa rin nilang paniwalaan na magkasintahan si Maymay at yung lalaki. Kaya kahit magka-holding hands sila, ayaw pa rin matanggap ng Mayweather solid flyers na meron na ngang iba itong si Maymay Entrata. Iba, hinding-hindi maniwala sa post ni Maymay. Nag-kiss sila dalawa, Maymay, si Aaron. Hayun. Sabi niya, oo nga, wala nang Mayweather. Nakakamiss lang sila dalawa. Pero wala na tayo magagawa. Buhay ni Maymay yan. Hayan. Shout out, Virgie Escanelian. Ka-Edward, flower. Kasi si Edward lang daw mahilig magbigay ng puting flowers. Ayun. Sabi naman ni Osmond Legaspi, kapag may mapoy, may usok, sabihin na sana ang katotohanan. Ang sabi ni Sinta Dinoy, bakit nag-assume pa tayo na may Mayweather samantalang pinapamukha na ng husto ni Maymay na naghalikan sila ng boyfriend niya? Hayaan natin siya at lagi na niyang
pinagmamalaki ni Maymay na may boyfriend na siya. Kasi guys, ang sabi, itong si Edward daw, chismis tayo ha, since napag-usapan na rin lang ito sa aking comment section. Ang sabi daw, 2020 pa lang ay my girlfriend na raw itong si Edward Barber. Raw ha, umano yan ha, hindi galing sa akin ang chismis. Kaya daw ang rason kung kaya nagkaroon ng depression si Maymay, dahilan daw sa hindi pa matanggap ni Maymay noon na meron nga kasintahan itong si Edward Barber. Ngayon, kung yung chismis na yan ay galing sa basher, it means to say, until now, gusto pa rin nilang buwagin ang Maymay at Edward love team at gusto pa rin nilang ilayo sa isa't isa si Maymay at saka si Edward. But then yes, hindi naman natin maikaila mga kaibigan, mga ka-Mayward, na magkaibigan pa rin po ang turing ni Maymay at ni Edward sa isa't isa. Kung kaya, mas sweet pa rin nating makita itong si Maymay at Edward every time na magkasama sila sa, though virtual lang, mas sweet pa rin tignan itong si Maymay at saka si Edward Barber. With all the lambing na tinatawag ni Edward si Maymay, and sometimes itong si Maymay ay parang feel ko din malambing pa rin naman kay Edward Barber. Kaya itong si Maymay at Edward, kaya lalo nako-confuse ang mga solid flyers and mga solids ni Maymay at saka ni Edward, dahilan sa hindi na nila alam ang totoo. Kasi naman kasi nakikitaan pa rin nila ng sweetness itong si Maymay at si Edward. And kasi sa kung typical Filipina, pag galit ka sa isang lalaki, up to the very end na yan. Yung parang hindi mo na siya matanggap-tanggap. And parang hindi mo na siya matreat ng pagkalambing-lambing once na sinaktan ka ng lalaki. Kung kaya, lalong na-confuse itong mga flyers ngayon. Kaya may mind, Edward, if you have time and bigyan nyo na ng period. Ayun. Itong mga confusion ng solid flyers and supporters ninyo, kasi nga naman mahirap mag-assume palagi at mahirap masaktan ng again and again ng ilang ulit ng ilang beses, dahilan sa minsan parang gusto naming maniwala na kayo pa rin, and then when you should kung may ipakita kayong mga pictures na ganyan ka-sweet naman sa ibang tao, parang masakit din sa amin, parang hindi rin katanggap-tanggap sa aming mga puso. Kaya, I don't blame Nori Valerio. Shout out sa you, my dear. Kung nasasaktan ka, even RC Alcantara, hindi pa rin niya matanggap na itong si Maymay ay may iba na nga kasintahan. And, at hindi si Edward yun. Kasi parang naniniwala pa rin kami, lalo na ako. Parang gusto ko pa rin paniwalaan na may puhon na sila pa rin. Pero after watching, you know, yung mga video na in-upload ni Maymay sa Instagram, yung sweetness, yung road trip, yung dinner, yung yacht, parang yung kiss lalo, parang nahulog na lahat ng hope ko na pwede pa ang Mayward. Kaya mga guys, it's just that hindi ko talaga maisip-isip na matanggap-tanggap na wala na talaga sila, kasi nga ang sweet-sweet nga nila pag magkasama sila sa I Want Asa. Pero syempre, paalala lang, fans lang tayo, at uli dapat alam natin yung boundaries natin and limitations when it comes to Maymay and Edward. Hindi tayo yung magsusuffocate sa kanila sa klase ng fangirling na kung saan ipe-pressure natin sila kung ano ang gusto natin. They have their own lives, they have their own paths, they have their own destiny. So, kailangan natin irespeto yun. Alexander Lexter Jules, Edward, kung ano mang project ang darating, good luck sa'yo. And Maymay, kailan ka man uwi? Kasi sabi mo kay Ma'am Cynthia Bear, Mama Bear, malapit ka nang umuwi. So, antayin namin yan at palagi kami mag-aantay kahit ilang buwan pa
kasi hindi kami mapagod sa kaantay sa iyo. Just please, Maymay and Edward, give us your updates every now and then because we want to know kung okay lang kayo and kung masaya kayo sa mga ginagawa ninyo. Alexander Lexter Jules, bye-bye for now and I will see you on my next episode.